nauna si Kuya Bong. Siyempre, alam niyo naman po yung pinagdaanan ni Kuya Bong. Kaya, gusto ko lang din ma-ano si Kuya Bong na huwag siyang masaktan bago magkaroon na ng problema. Kasi, mahirap na yung pag baka bumalik siya sa dating pag-iinom pag nasaktan siya. Hindi na po. Alright, magandang umaga mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaibigan nating OFW, kumusta po kayo sa mampanig na mundo? Bayon, ito po ay follow-up reaction po natin mga kaibigan sa vlog natin kahapon. Sapagkat tulad ng sinabi ko, ang isa sa kaabang-abang dito ay kung ano ang magiging pahayag ni Mrs. Kabusiness, ni Mr. Kabusiness at ni Papa Deeds. So nagpulo nga po ang pamilya Kabusiness at napag-usapan isa-isa, tinanong ni Mr. Kabusiness kung ano ang damdamin at saloobin ng bawat miyembro ng Kabusiness. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapahayag na nakikita nila, nararamdaman nila na talagang tunay na may pagmamahal na nararamdaman si Kuya Bong para kay Ate Maydin. Ang hindi lang nila kumbaga sigurado ay kung gaano naman katanggap ni Ate Maylin si Kuya Bong. Although, sinasabi naman nila, o sinasabi ni Ate Maylin na tanggap niya si Bong, hindi niya iaasa ang responsibilidad sa mga anak. Pero ang tanong, gaano nga ba, o hanggang saan nga ba itong pagtanggap na ito? Kasi, kung pag-uusapan natin ang responsibilidad at pagpapamilya, kung sakali ano mga kapatid, kung talagang umabot sa punto na ganun, ay hindi ito ngayon lang o isang linggo, ito ay pangmahabaan. Kaya katulad ng sinabi ni Mrs. Kabusiness, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Tulad ng sinabi niya, isa lang sa kanyang kinakatakutan ay baka bumalik si Bong sa kanyang nakagawian. Ayaw niyang masaktan. Tama po naman ang sinabi niya. Kasi sa oras na masaktan si Bong, babalik yan. Tandaan ho natin mga kaibigan, wala na pong pamilya si Bong. At ang nangyayaring ito sa kanila ay tila isang ano lang, isa lang sangkap ng buhay na maaaring magpasarap sa kanilang kwento. Pero tama po yung sinabi nila. Huwag natin pangunahan. Bagkos antayin natin kung ano ang susunod ng mga kaganapan. Bueno, patuloy tayo sa pahayag ni Mr. Kabusiness. Sa'yo po mga kabusiness, ano, sa akin naman, masasabi ko sa bagay na yan. Unang-una, kaya natin na pinayagan si Ate Maylin na sumama sa pagdalaw kay Kuya Bong kasi hiniling niya. Di po ba? Nakita naman natin doon sa previous vlog natin. Nung paalis na tayo, sabi niya, Kuya Kabusiness, kailan ba kayo dadalaw kay Kuya Bong? Baka pwede akong sumama. So, doon ko napansin na hindi naman siya magsasalita ng galong kung wala siyang nararamdaman. Yun. So at least sa mga kaibigan, so kumbaga, yung pagdalaw doon sa institusyon na kasama si Ate Maylin ay hiniling ni Ate Maylin. Which is klarado naman. Ngayon, dito sa pagpapatuloy ng mga pahayag pa ni Kabusiness, binanggit nga po niya na mayroon silang nabanggit noong mga nakaraang vlog patungkol sa iririto dapat kay Bong na dalaga nga sana. Pero sabi nga ni Kabusiness sa kasamaang palad, nung pinakita na niya yung background, yung pinakita niya yung buhay ni Bong, ay medyo umayaw. So sa ganitong pagkakataon, ayon pa nga sa kanya, ang kailangan na makasama ni Bong ay yung magkakaroon ng malalim na pangunawa at tanggap ang kanyang mga nakaraan. Ito po yung pinaka mahirap. Ano po? Sabi nga ni Kabusiness, kung maghahanap sila ng dalaga na ganyan, ay sa real talk ay suntok sa buwan. Maaring makahanap pero hindi nila alam kung kailan at kung sino ang tatanggap kay Bong. Samantala, sa mga nangyayaring ito, nauobserbahan nila na may pakiramdam naman, may nararamdaman si Ate Maylin para kay Bong. At kilala niya si Bong. Maganda sana no, kasi kilala niya si Bong. Alam niya yung pinagdaanan ni Bong. So madali para sa kanila yung adjustment period kung sakali. Pero tulad nga ho ng sinabi, antayin natin. Antayin natin kung ano ang mangyayari. Ang mga kwentong ito mga kaibigan ay talagang puno ng nakakapanabik. Ika nga ng mga darating pa. Kung ano yung mga darating. Kasi aantayin natin yung talagang paglabas ni Bong sa institusyon. Ano nga ba ang posibleng mangyari?
Ganun din po ba ang magiging mangyari ang masidhing damdamin na ramdaman nila? Sila na ba talaga ang itinalaga? Kasi sabi nga ni Mrs. Kabusiness, kung talagang itinadhana yan ng Diyos, talagang sila. May kasabihan nga sa amin sa Waray, itako man sa kanyon kung talagang kayo, kayo. Di ba? So, ang sa akin lang mga kaibigan, itong follow-up reaction natin is, alam natin, mahal natin si Buong, gusto natin maging masaya din siya dahil wala nga po siyang pamilya. Gusto natin na magkaroon din siya ng magmamahal sa kanya. Pero sa ganitong sitwasyon, mas higit na kailangan natin o ni Buong ang ating taimtim na pananalangin. Kung mahal natin si Buong ay idasal natin, isama natin sa dasal na sana makatagpo siya ng tunay na magmamahal sa kanila. At kung talagang sila nga ni Ate Maylene, well, nasa adjustment na yan. Kung sakaling yung mga makakahadlang dyan ay kung yung kanyang mga anak at talagang matatanggap naman ng mga anak ni Ate Maylene si Kuya Buong at si Kuya Buong ay talagang ano siya sa mga anak dahil naitanongan niya kung kumusta na. So ibig sabihin, very concerned siya sa mga anak. Alam niyo mga kapatid, sa larangan ng pag-ibig para kay Kuya Buong, napaka-critical na issue. Una, kailangan ni Kuya Buong ng talagang makakaunawa sa kanyang sitwasyon. At napakabait na tao. Si Kuya Buong ay biktima lamang ng, kumbaga, larangan ng takbo ng komunidad. Biktima lamang siya ng masalimuot ang takbo ng komunidad. Pero napakabait niyang tao. Proven yan. Proven. Kasi kung ating babalikan yung pag-isti niya doon kay Lakabusiness, kung hindi busilak ang kanyang mga puso, pwede niyang gawin. Labas-pasok siya doon eh. Para pantustos sa kanyang bisyo, pwede siyang magbenta o anong gawin niya doon. Kunin niya kung anong gusto niya, di ba? Pero never niyang ginawa. Hindi nga siya nagsamantala sa larangan ng pera para kay Mrs. Kabusiness. Oo, gumagawa siya ng... ginagawa niya ang kanyang bisyo, pero gumagawa siya ng sarili niyang kaparaanan na hindi nanggagaling kay Lakabusiness. Ito yung mga indicator na mabait si Kuya Buong. At kailangan, nararapat lamang na ipagdasal natin. Sana pagdating ng panahon na makatapos siya sa kanyang pagserbisyo sa kanyang sa institusyon ay makahanap siya ng tunay na magmamahal sa kanya. At kung sila nga, o ito na nga, ang kanyang tadhana, si Ate Maylene na nga, ipagdasal natin. Sana ay maging masaya sila sa mga darating na mga araw. Pero tulad ng sinasabi natin, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung talagang sila. Ano man ang mangyari, ano man o sino man nangahadlang dyan, kapag talagang sila, sila. Mga kapatid, nagsalita na po sila Mr. Kabusiness at Ms. Kabusiness. Klaro na po ang lahat. Marahil, very excited na lang tayo. Ang susunod na po nating aabangan ay ano nga ba ang mga kasunod pang mga pangyayari sa episode na ito ni Buong at Maylene sa Kabusiness Family. Okay, so hanggang dito na lamang po ang ating reaction video mga kaibigan. Sana po ay nakilig na ulit tayo, pare-pares tayo nakikilig at excited sa kwento ni Buong. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, pakipindot na rin ng subscribe button para kay Mr. Kabusiness. Kabusiness Official, isama na po natin si Papa Dins. Nasa baba po ang link mga kapatid. Pindutin niyo po ninyo. At kung inyo pong mamarapatin, isama na rin po ninyo. Taong gala para maging updated kayo sa susunod pa nating mga video. Mingalab shoutout sa ating mga Kabusiness, kapatid na Kabusiness at kapapi dyan. And of course, akin pong binabati ang ating mga masusugid na mga taga-suporta sa ating channel. Ang Team Ayuda Revive, Ate Ligaya, NSB Official, Jancy at saka si Miss Jonah. Ganoon din po mga kaibigan ang Team Vornival, Serly Admin Vornival, Cresilda Whitey, Kapangarap Vlog, Sumpay Buhay, Nilo Magnayi, Nel Moto Vlog, Noleras, Nole Lizarim, Nilo Rizarim. Nabubulol ako sa iyo kabayan sa pangalan mo, sa kahaba. Ayan, basta ikaw na yun kabayan. And of course mga kaibigan sa kay Tropang Raul, sa Tropang Banana, sa Team, Team Budol, Boss Alga, MB Survivor, Francia, Charms Joy, Manoy Badong, Mikel Love, shoutout sa iyo, Manoy Badong. Diyan sa lahat ng ating mga Team Legit, Mikel Love, shoutout sa iyo, Ken Saliste, at sa lahat ng mga bumubuo ng Team Legit, Mikel Love, shoutout. Team Unity, one team kay
Migalab shoutout ni Kail. Migalab shoutout sa inyo, Bustik. Migalab shoutout sa inyo, Bustik. And of course, Team Pima. Rem Sarat. Kay Everyday Mandy. Kay Raketera sa Taiwan. Diyan po sa ating mga kaibigan. Busrapi mapagmahalan na Varvimon. Migalab shoutout. Kasama na rin po mga kaibigan sa ating pong babasahin ngayon. Ang ating pong mga kaibigan na nag-subscribe ng ating pong channel doon po sa ating subscribe button. Alright, mga kaibigan, ito na po mga kaibigan, ang ating mga member na nag-subscribe ng ating pong membership button sa ating pong channel. Marami pong salamat. Thank you so much to Silito Masibak, De La Torre Vlog, The Sistive Siblings, Malditang Pasaway, Normendap De Leon, Lynn Herakawa, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, Joderis, Joderis, Biki TV, Cancelisti, Juan Channel. Ayan, maraming salamat, Juan Channel, Rinaldo Serafin TV, Welver Machua, Clarita Di Mayuga, Triple A Moto Vlog, Unica Angel, Grizel W, Bundok Tralala, Det Gonzalez USE, Jocelyn Reños FFCI, Los Biminban, My Mother's Diary, Wandering, Amap Ba Almero. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ako po muli si Taong Balgila at abangan nyo ang susunod pa nating mga reaction video. At please, kung mayroon po kayong mga Facebook account, i-follow na rin po ninyo ang ating Taong Gala Facebook page, Kuya TJ. Doon po ninyo makikita ang ating mga charity mission. Hanggang sa muli po mga kaibigan, magandang araw, magandang buhay.